the second person of the Trinity. I believe in Jesus Christ, the only begotten Son of God. So, tapos na tayo dun sa God the Creator of heaven and earth. Now, I believe in Jesus Christ, the only begotten Son of God, the second person of the Trinity. Okay? So, yung images na nakikita nyo dito ngayon sa slide, these are the ancient Christian secret sign. Malamang hindi nyo na ito makikita ngayon, no? But if ever na meron kayong kakilala, if ever meron kayong chance na makapunta sa ancient cities, ano? For example, sa Rome or sa Jerusalem, makikita nyo yung mga signs na ito, isda, no? Sign of fish, or then meron siyang mga letters in Greek. So, ano bang ibig sabihin yan? So, ito yung ancient secret sign na mga nagpo-profess that Jesus Christ is God, Jesus is the Christ, the Messiah, and He is the Savior of the universe. No? Hindi lang ito pananampalataya sa panahon natin. No? Ito ay pananampalataya simula pa ng unang mga Kristiyano. No? Ano ibig sabihin ng sign na ito, sir? Pakipaliwanag mo, okay? So yung mga sign na ito ay makikita sa mga catacombs, no? Sa mga yung mga catacombs doon na gano'n, kasi kumbaga sabihin natin illegal noon ang pananampalataya ng Kristiyano, sapagkat ang mga Roma, ang mga Romano, sila ay mga pagano. So naniniwala sila sa mga Greeks gods and goddesses, no? Kaya ang mananampalataya sa isang Diyos ay isang krimen para sa kanila. Kaya yung mga unang Kristiyano, sila ay nagtatago sa ilalim ng lupa, sa mga underground, sa mga kuweba. Doon sila nakikita-kita, doon nila ginagawa yung misa, doon sila nagsasama-sama, doon sila nagkakaroon ng misa, sabihin na nga natin, no? Pero para makapasok doon, merong mga sign, no? Na indication na yun ay isang simbahan. At yun na yung nakikita natin mga images na yun, yung fish. No? Ano ibig sabihin nun? Ichthys, sa pamamagitan ng word, that's the word for Greek. No? Jesus, yung I, yung Christos, yung CH, Theo, means God, yun yung T, yung HY, Hios, yung Son, and Soter, Savior. No? Parang ano lang din, parang sa mga fraternity ngayon, no? Hindi ko alam basta yung sa mga acro, tao gamma, 'di ba? May mga signs lang din sila. Kahit sign lang yung makita mo, alam mo na yung lugar na yun ay pagmamay-ari, kumbaga, ng mga ganitong fraternity. So, noon parang ganoon. Pag nakita mo yung secret sign, yung sign ng fish na to, ibig sabihin doon nagsisimba, no? Ibig sabihin merong Kristiyano doon, no? So yan yung ibig sabihin noon. And ngayon makikita pa rin natin, no, kaya minsan yung mga eskola ng pare, makikita natin merong sign ng fish, no? Merong drawing ng isda. So anong ibig sabihin noon? Those are the profession, no? Kaya noon pa lang, unang mga Kristiyano pa lang, pinoprofess na agad nila that Jesus is the Christ. He is the Son of God and He is the Savior. No? Hindi lang to gawa-gawa ng mga Katoliko. Hindi lang to gawa ng simbahan na si Jesus ay isang Kristo, na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay tagapagligtas. Gawa-gawa lang ng Katoliko 'yan. Hindi. Kasi ang mga archaeologists mismo, ang mga historians mismo, ang mga Bible scholars mismo, alam nila yung sign na ito. Ito ay hindi lang belief ngayong panahon na to. Ito ay belief noon pang panahon ni Jesus. Nung siya ay umakyat sa langit, meron na agad pananampalatayang ichthys, no? Pero yung ichthys na yon, ang translation niya sa Greek is literally fish, no? Pero yung fish na yon, kumbaga yung F-I-S-H sa atin na yon, kumbaga meron siyang abbreviation lang siya. Pero sa Greek, ang sabi niya, ichthys, no? Abbreviation ng Jesus Christos Theo Haios Soter, na ang ibig sabihin yung mga yan, Jesus Christ, Son of God and Savior, no? Pero literal translation nila is simply as fish, no? And also fish din, kasi kung matatandaan natin dun sa mga Gospels, tinan nyo yung unang tinawag na apostol ni Jesus are fishermen, no?
Nas ano sabi niya kay Peter at sa kanyang kapatid na si John, no? You will no longer be fishermen, but you will now be fishers of men, no? So kaya isda din, kaya fish yung naging symbol ng early Christian. Ibig sabihin, fishers of men, not just fish. Okay? So why is Jesus called Christ? So ano bang ibig sabihin ng Christ? So both the Greek word Christos and the Hebrew word Messiah mean anointed one, no? So in Israel, sa Old Testament, makikita natin doon yung mga kings, no? Ang pinakaunang hari ng Israel ay si King Saul, tapos pinalitan siya ni King David, no? And nagpatuloy yung mga priests, sila Melchizedek, and the prophets. Lahat sila, si Samuel, yung mga prophets sa Old Testament, meron palaging palatandaan na sila ay pinili ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng anointing, no? So, anointed. Apostles learned that Jesus was the anointed with the Holy Spirit. Okay? So, Jesus was anointed by the Holy Spirit. Hindi lang siya basta kagaya ng mga kings, ng priests, and prophets, no? Na inanoint ng oil. But Jesus Christ, ang sabi niya sa Acts 10:38, no? Jesus Christ is anointed by the Holy Spirit. Kailan yon? During dun sa kanyang baptism sa River Jordan. Dun nalaman ng lahat that Jesus Christ, this is my son in whom I am well pleased. No? At ganun din sa transfiguration niya sa bundok Tabor. No? Kung saan nakasama niya dun si Elijah saka si Moises. No? So, yun yung mga indicators at yung mismo mga apostol ay saksi doon. No? Nakita nila mismo yung mga pangyayari. Narinig nila mismo yung mga pangyayari yun. And since nasa, ano nga tayo, nasa Apostles' Creed, we believe what the apostles believe. Bakit? Kasi sila yung first hand. No? Sila yung mga eyewitnesses kung sino talaga si Jesus. Tayo mga tagasunod, no? Ni Jesus. Pero ang basis ng ating pananampalataya is not because of eyewitness tayo. No, ang eyewitness ay yung mga apostles. No? At sila mismo sa kanilang panahon, they believe that Jesus Christ, no, is the Son of God. Okay? Why did God become man in Jesus Christ? Okay? So itong topic na to na discuss ko na rin dun sa Holy Trinity and nasagot niyo na rin to dun sa God so loved the world that He gave His only begotten Son. In Jesus, God took our mortal flesh. So, na-explain ko to dun sa kung ano yung ibig, paano yung combination ng, mali nga yung term na combination, ano? Paano nangyari na yung Diyos ay nagkatawang tao? Paano nangyari yung incarnation? Okay? So, ibig sabihin nun, God, the second person of the Trinity, shared our earthly life, no? Siya ay naghirap, siya ay namatay. And naging kagaya natin, no? Kumakain, no? Natutulog, natatakot, no? And everything na meron tayo maliban sa kasalanan, no? So, yun yung ibig sabihin ng incarnation. Okay. So, balikan natin tong what does it mean to say that Jesus Christ is at the same time true God and true man? Okay? So kung napatapos niyo yung previous discussion ko dun sa Holy Trinity, doon merong mas elaborative na explanation na hindi mako-confuse yung pagiging Diyos at pagiging tao, no? Kagaya ng Docetism, Nestorianism, and Monophysitism, no? Na nakalagay diyan sa inyong paragraph 77 na inyong book. Sabi kasi ni Docetism, Jesus only partially God and only partially man. So sabi ni Docetism, 50-50. So during the time na nag-create si Jesus Christ ng himala, siya ay Diyos, no? Pero pag siya ay kumakain, nagiging tao siya ulit. Parang alam niyo yun, meron parang siyang superhero na kapag tinawag ang kanyang pangalan, nagiging hero siya. Pero pag wala siyang nililigtas na tao, tao lang siya, no? So hindi ganun, hindi tayo Docetism. And also, mas lalong hindi tayo Nestorianism. That there are two different persons in Christ. One human and one divine. So parang sa kanya nagsanib yung dalawa sa isang tao.
no, na si Jesus merong pagiging tao, meron ding Diyos. At magkahiwala yung dalawa na yun. Yung kasi kay Nestorianism, dalawang tao. Ha? Dalawang soul, kumbaga. Dalawang kaluluwa na sumalig sa iisang katawan. So, ganun kay Nestorianism. At sabi naman ni Monophysitism, in Jesus Christ, the human nature was completely absorbed into the divine nature. Okay? So, ito naman si Monophysitism, sabi niya, si Jesus ay tao lang naman talaga nung pinanganak ni Mary, tao lang siya. Pero patagay yung tropa natin na taga Davao, no, si Pastor Tibuloy, siya ay inabsorb into divine nature. No? So parang ganun din si Monophysitism ang paniniwala regarding Jesus Christ. But the church had adhered to the belief that Jesus Christ is at the same time true God and true man in one person. No? Hindi confuse yung kanyang combination, hindi confuse. No? Hindi magkaiba si human, hindi magkaisa si divine. Iisa siya. No? Pero pag tinanong, paano nangyari yun, sir? So, those are the mysteries of being God. No? Merong misteryo ang Diyos na tayong tao, dahil tayo ay nilikha lang, hindi natin maaarok yung gano'n o hindi natin maiintindihan ang kung saan ang misteryo lamang ng Diyos, ang kakayanan lamang ng Diyos, ang merong kayang gawin, no? Kasi tayo bilang tao limited tayo, no? Kaya merong mga misteryo ang Diyos, kaya nga tinawag nating mystery because we cannot really reason out kung paano nangyari yung mga bagay na yan. So yun yung nandun sa pagiging Diyos at tao ni Jesus Christ, no? So hindi dapat siya confused. Hindi tayo doon sa Josephism, hindi tayo sa Nestorianism, hindi tayo sa Monophysitism. Walang confusion. Jesus Christ is the same time God and at the same time human nung siya ay nag-incarnate, naging tao bilang tagapagligtas natin. Okay? Are there proofs for the resurrection of Jesus? So may pruweba ba? Meron bang picture na meron man documentation na siya ay muling nabuhay? There are no proofs for the resurrection of Jesus in the scientific sense. So kung hahanapan natin ng archaeological facts, no? Kung hahanapan natin ng kung hahanapan natin ng picture, wala tayong makikita. There are however very strong individual and collective testimonies by a large number of contemporaries. Ibig sabihin nun, merong mga nakasabayan si Jesus, no? Nakasabayan or nakita na buhay si Jesus na at kung ano yung kanya mga ginawa, particularly yung mga apostles and disciples, and they are that those who testified that Jesus Christ resurrected, no? For example, diyan sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 6. Okay? So ang ano nakalagay doon, sabi ni Paul sa kanyang letter to the Corinthians, "For I delivered to you as of Christ's importance what I also received." So ano lang yung kwento sa kanya nung mga kapanahunan that Christ died for our sins, no? Particularly dun sa last sentence, ano? "Then he appeared to more than 500 brethren at one time, more of whom are still alive, though some have fallen asleep." So yung sinasabi nung nagkikwento, yung sumulat si Paul sa mga taga-Korinto, sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, ang sabi niya doon na yung pananampalatayang ito na si Jesus ay muling nabuhay, no? Meron tayong mga kapatid na hanggang ngayon ay nakita pa itong mga pangyayaring ito. Pero meron ng mga namatay, meron ng mga naging martir, no? Because of professing this faith na yung Jesus Christ na to ay muling nabuhay, no? Yan yung sinasabi sa 1 Corinthians. Kaya kung ikaw ay Kristiyano tapos sasabihin mo na hindi totoo yung or kung ikaw ay naniniwala sa Bible or ikaw ay naniniwala sa pag ikaw ay Kristiyano, then sasabihin mo hindi totoo ang resurrection. So, magtanong ka sa sarili mo kung talaga bang Kristiyano ka. Because it is written in the Bible and Paul said to the Corinthians na merong mga nakakita, merong nakasaksi na si Jesus ay namuling nabuhay at umakyat sa langit. At yung iba nga, nung panahon na sinusulat ni Paul itong sulat niya sa mga taga-Korinto, yung iba buhay pa, no? Yung ibang mga nakakita ng kanyang pagkabuhay at pag-akyat sa langit, mga buhay pa noong time na sinusulat niya ito.
Pero meron ng mga naging martir, meron ng mga namatay. Okay? So, yun. So, Paul is recording here a living tradition that was present in the original Christian community 2 or 3 years after Jesus' death and resurrection. So, ganun kalapit nung panahon. Kumbaga, 3 years ago lang nung nangyari yun before naipasa kay Paul. No? Because St. Paul, hindi na siya talaga yung eyewitness. No? Pero yung mga eyewitness ay naging companion, naging kaibigan pa ni Paul. No? Kung babasahin niyo yung mga letters niya simula sa Acts hanggang sa Revelation, ano? Kung babasahin niyo ng buo yan, yung mga letters na yan, makikita niyo kung paano naglakbay si Paul. No? From the Acts, nakasama niya yung mga apostol. No? Yung mga apostol naman, nakasama ni Jesus sa kanyang mga gospels. No? From the gospels, from Matthew, Mark, Luke, John, kasama ni Jesus yung kanyang mga apostol. Then pagpasok natin sa Acts, no? Sa Gawa, sa Bible, yung mga apostol, of course, Jesus Christ resurrected already and ascended into heaven. Then yung mga apostol na to sa Acts, makikita natin na nandun yung conversion ni Paul. At sino yung mga nag-convert kay Paul? At sino yung nag-baptize kay Paul? Sino yung mga nagturo kay Paul para ituro yung mga succeeding letters ni Paul doon sa nung siya ay nakakulong, nung siya ay naglalakbay, no? At yung mga pastoral letters niya. Ano nangyari doon? So lahat ng natutunan niya, ang lahat ng nakita ng mga apostol sa gospel ay itinuro ng mga apostol doon sa Acts kay Paul, at si Paul naman itinuro yon sa mga Gentiles, no? Kaya tinatawag natin si Paul na apostle to the Gentiles. Sino yung mga Gentiles na yon? Ito yung mga Greeks. Ito yung mga Romans, no? Ito yung kung napanood niyo yung mga the 300, Troy. So yan yung mga Gentiles na sinasabi sa Bible. Sino yung mga pagano? Ha? They believe in gods and goddesses. So sila yung mga kinonvert ni Paul. And paano sila na-convert ni Paul? Ginamit ni Paul na teaching ay yung mga natutunan niya sa mga apostles. At yung mga apostles na yon na nagturo kay Paul ay nakasama ni Jesus doon sa gospel. So, bakit ko sinasabi yung ganung transition? Kasi yung transition na yon, yung tradisyon na yon, yung pagpapasa ng teaching na yon ay nagpatuloy hanggang sa simbahan ngayon. No? Yun yung meron sa simbahan ng pagiging Katoliko, na hindi yung ating turo ay hindi gawa-gawa. Ang ating turo simula kay Pedro, no? Doon sa sabi natin na leader ng mga apostol, as tinuturing natin siya as the first pope, no? And si Pope Francis na yon yung huling successor ni successor ngayon ni Paul. So nagpatuloy yung turo na yon, no? From Jesus to the apostles, then apostles to the disciples, and one of those disciples ay si Paul to the Gentiles, nagkaroon din siya ng mga estudyante, hanggang sa dumating sa ating panahon. So yun yung proof of the resurrection of Jesus, no? Hindi tayo yung eyewitness, hindi natin nakita na muling nabuhay si Jesus, hindi natin siya nakita umakyat sa langit. Pero bilang Kristiyano, yung pananampalataya ng mga nakasama ni Jesus, yun yung ating pananampalataya. Kaya nga meron tayong Apostles' Creed. Okay? So, 107, paragraph 107. Through His resurrection, did Jesus return to the physical corporeal state that He had during His earthly life? So, magandang tanong na ito, no? May narinig ako nagtanong sa kanito dati. Hindi siya Kristiyano kasi nga, sinasabi nila Kristiyano sila, pero tingin ko hindi, kasi hindi sila naniniwala sa resurrection. They believe that Jesus Christ is only man, no? Tao lang, hindi siya Diyos, no? Pero sabi nila Kristiyano sila, hindi ko alam. Tinanong to sa akin, sabi niya, saan naluluklok si Jesus? Sabi ko, sa kanan ng Ama. O di ba? Hindi siya pantay ng Diyos kasi sa kanan lang siya. Okay, so very literal. Ganun din tinanong niya. So nung nabuhay ba si Jesus, tao pa rin ba siya? O espiritu na lang siya? Anong tawag doon? Multo na lang ba siya? Yung tawag doon ay the resurrected body. No? Corporeal state. Ibig sabihin ng corporeal state, kung paano ba siya namatay, ganun din siya nung nabuhay. Ibig sabihin, may pa rin siya? Flesh pa rin ba siya? Flesh? Anong state
na meron nung nabuhay si Jesus. Okay? So, sabi din sa inyong paragraph 107, the reason the Lord allowed His disciples to touch Him. He ate with them and showed them the wounds of His passion. Nevertheless, His body belonged no longer to this earth, but rather to the heavenly kingdom of His Father. So, yun yung ibig sabihin ng resurrected body. Yeah? The risen Christ, who bore the wounds of the crucified, was no longer bound by space and time. He could enter through locked doors and appear to His disciples in various places in a form in which they did not recognize Him immediately. So, ano yung ibig sabihin nun? Siya ba ay multo? Siya ba ay tao ulit? Naging katawan ulit? Naging flesh ba siya ulit? Kasi hindi eh. Paano nagpakita siya kay doubting Thomas, no? Kay Apostle Thomas, kay St. Thomas? Yung sinabi ni Thomas na, my Lord and my God. Then Jesus Christ sabi kay Thomas, blessed are those who did not see yet believe. Kasi si Thomas, nasabi niya lang yung naniwala lang siya nung nakita niya na. Pero paano nangyari yun? Locked doors, kasi hinahunting yung mga apostle nun eh, kasi napatay na nila si Jesus, no? Pero hindi nila alam na muling nabuhay. Hinahunting nila ngayon yung mga tagasunod ni Jesus. Kaya nakalocked lang sila sa kwarto, nagtatago sila kumbaga. But Jesus entered into the room, no? Ibig sabihin, nakikita siya ng mga apostle, nandun yung kanyang mga wounds, no? Sa kanyang mga kamay, sa tagiliran, sa paa. Nandun yung kanyang mga sugat. Pero paano siya nakakalusot sa locked doors, no? Bigla na lang siyang nag-appear, no? During dun sa yung papunta sa Jerusalem sila yung mga apostol. Hindi nila alam na yung kasama pala nilang naglalakad ay si Jesus. Hindi nila napansin yun na si Jesus pala yung kanilang kasama. Nalaman na lang nila na si Jesus pala yun nung kumain na sila, nung sinabi ni Jesus na tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nung parang sinariwan ni Jesus yung Last Supper, saka lang nila na-realize na si Jesus pala yung kasama nila simula pa nung umpisa sila naglakad papuntang Jerusalem, no? Pero after yun, biglang nawala si Jesus. So, ano, multo siya pero nakikita. Okay? Si Paul ganun din, no? Bigla na lang nag-appear si Jesus Christ sa kanya, yung way to Damascus, no? Yung conversion ni Paul, bigla niya na lang bulag na bulag siya, pero nagkaroon siya ng vision ni Jesus Christ. So, yun yung resurrected body. Kung napipicture out niyo sa isipan ninyo kung ano yung resurrected body. Visible doon sa resurrected body yung kanyang wounds, no? Kumain pa rin si Jesus, no? Visible yung kanyang wounds. Pero bigla na lang siya sumusulpot. Bigla na lang siya nawawala. Nakakapasok siya even through locked doors, no? Kahit mga sarado yung pinto, nakakalusot siya. So yun yung resurrected body. So iniiwasan ko kasing gumamit ng philosophical term kasi baka hindi nyo rin naman maintindihan. So hanggat maaari, pinapababawan ko lang yung aking analogy, no? Kasi pag ginamitan ko ng metaphysics yung explanation ko regarding resurrected body, hindi, mas lalo lang kayo maguguluhan, no? Pero kung gusto nyo mag-pursue into philosophy, so ma-encounter nyo yung metaphysics na subject. And there, ma-realize nyo kung ano yung ibig sabihin ng resurrected body. Okay? So, yun yung ating magiging topic. Yun yung ating lesson for this module 1.F. Okay?